As requested, mga kabayan, bakit daw hindi isama yung lana sa promo? Sama ko na to. Minus 1,000 pesos ngayon to, itong lana. Extend ko to hanggang May 5. Ang available lang nito ay 10 pieces yata. So, pauna na lang sa 10 pieces. Again, minus 1,000 pesos to ngayon. Yung habak naman, minus 800 pesos. Hanggang May 5 yung promo natin, mga kabayan. Habol na. Sige, magsalita ka. Siguraduhin mo lang na tama ang lahat ng sasabihin mo. Dahil kung hindi, pupugutan kita ng ulo. Wika ni Jiboy. Napag-utosan lang akong gawin ito. Wala akong personal na galit sa pasyente mo. Binayaran lang ako ng isang dayuan para sana turuan ang leksyon ng dalaga sa pagpapaya sa kanya sa harapan ng maraming tao. Tugon ng nakasapi sa dalaga. Ah, ganun ba? Kung wala kang personal na galit sa dalagang to, tanggalin mo ngayon din yung sumpang tinanim mo sa katawan niya. Wika ng binata at napangiti ang dalaga. Unti-unting nagpagpag ng katawan. May kung ano din itong kinuha mula sa bunganga. Nanlaki ang mga mata ni Jiboy dahil isang malaking salagubang ang lumabas mula dito. Huwag mong bibitawan ang kamay niya, Jiboy. Ikaw ang mapapahamak sa oras na gawin mo yan. Wika ni Manong Pandan. Tumangulang ang binata. Maigpit na hinawakan ang kamay ni Rowena hanggang sa magsalita muli ang nakasapi. Tapos na ang pinapagawa mo. Naalis ko na ang sumpa. Ngayon pakawalan mo na ako. Wika nito. Napatingin naman si Jiboy sa maestro. Sumenyas na gilita ng liig. Pasensya na pero hindi ko maaaring hayaang mabuhay ka. Marami ang mapapahamak sa ginagawa mo. Tugon ni Jiboy. Sabay tutok ng itim na kahoy sa leeg nito. Iginuit ng palang. Biglang nanginig ang katawan ni Rowena hanggang sa mawalan ito ng malay. Pahiran mo ng langis ang kanyang sentido. Ihipan mo ng dasal ng pangbawi. Sa oras na magkamalay siya, saka mo palang matitiyak na tagumpay na ang ginawa mong panggagamot. Wika ni Manong Pandan. Tumayo ito at naglakad palabas ng kwarto. Sinunod ng binata ang sinabi nito. Wala pang isang minuto. Naikilos na ni Rowena ang kanyang kamay at tuluyang nagkamalay. Teka, anong nangyari? Bakit ang sakit ng buong katawan ko? Tanong ng dalaga. Inabutan ito ng tubig ni Jiboy. Wala ka nang dapat alalahanin. Magaling ka na at wala nang manggagambala pa sa'yo. Tugon ng binata. Sa susunod, kung aayawan mo ang isang tao, huwag mo siyang ipapaya sa karamihan. Kausapin mo sa isang lugar na kayo lang ang naroon. Dahil mas masakit para sa isang lalaki ang mapaya sa maraming tao kaysa masuntok sa muka. Hindi ba, Jiboy? Wika ni Manong Pandan. Pinaliwanag ng binata ang pangyayari. Naalala naman ito ng dalaga at bagyang nagsisi sa ginawa. Alam ko naman po yun, Manong. Kaso wala na din ako magagawa eh. Hindi ko naman mapipilit yung puso ko na mahalin ng isang taong hindi ko gusto. Hindi ba, Angie? Tugon ni Rowena. Matapos mag-usap ay nagpaalam na ang mga ito. Kagaya ng nakagawian, hinatid ni Jiboy si Angie sa kanilang tahanan. Kakaiba din yung kaibigan mo na yun, oh. Ang lakas ng loob eh. Wika ni Jiboy. Mabuti pa nga si Rowena, malakas ang loob eh. Hindi gaya ng iba dyan. Bulong ni Angie.
Ano daw? Ano yun? Hindi ko narinig eh. Tugon ni G-Boy. Pero sa kaloob-looban nito, alam niyang pinaparinggan siya ng dalaga. O paano yan? Nandito na ako sa bahay ko. Mag-isa ka na namang uuwi. Mag-iingat ka ha. Wika ng dalaga. Akmang aalis na sana si G-Boy nang bigla itong hataki ni Angie at halikan sa pisngi. Oh, para saan naman yung ginawa mo? Tanong ng binata. Nagulat ito dahil hindi inaasahan ang ginawa ng dalaga. Ah, wala. Pasasalamat ko lang dahil ilang beses mo na ako natulungan. Sige na, umuwi ka na. Baka kung ano pang mangyari sa'yo sa daan. Tugon ng dalaga. Nakangiti namang umalis ang binata. Pagdating nito sa tahanan, katakot-takot na kansyaw ang inabot niya sa maestro. O ano na? May nangyari na ba? Eh, ngingiti-ngiti ka dyan eh. Akala mo nanalo sa pustahan eh. Wika ni Manong Pandan. Ano po bang sinasabi niyo dyan, Manong? Wala naman pong ganun eh. Magkaibigan lang kami ni Angie. Tugo ni G-Boy. Kagad na itong pumasok sa silid. Ngunit napansin naman itong naiwan ng dalaga ang isang maliit na libro. Naupo siya. Binasa ang nilalaman. Sa bandang huli ng maliit na aklat, nakita nito ang kanyang pangalan. May nakasulat na puso sa dulo. Napangiti ang binata dahil nakumpirmang may gusto ang dalaga sa kanya. Kinabukasan, maaga itong nagising para maganda sa lakad nila ni Manong Pandan. Luluwas ng syudad ang mga ito para daluhan ang isang pasyente. Pagkatapos maligo, nagpaalam na si G-Boy sa maestro. Pupunta ito sa bahay ng dalaga upang ipaalam na mawawala sila ng dalawang araw. O sige, aantayin kita ha. Maaga pa naman eh. Dalin mo na pala tong lana para sa nanay niya. Wika ni Manong Pandan at kagad nang umalis si G-Boy. Pagdating sa tahanan ng dalaga, nakita niya itong nakaupo sa atangan ng tahanan habang nagkakape. Biglang gumuhit ang ngiti sa labi nito nang makita si G-Boy. Dali-daling tumayo si Angie para salubungin ang binata. Oh, ang aga mo naman ata. Wika ng dalaga. Napakamot sa ulo si G-Boy. Eh magsasabi lang ako. Luluwas kami ni Manong Pandan sa syudad para manggamot eh. Ilang araw din ako mawawala. Kaya mag-iingat ka dito ha. Tugo ni G-Boy. Inabot nito ang lana na ipinapabigay ni Manong Pandan. Ikaw din ha. Bumalik ka ng buhay. Bigla namang natawa si G-Boy. Para namang gera yung pupuntahan ko. Huwag kang mag-alala. Simpleng gamutan lang yun. Babalik ako ng buhay. Sige na. Mauna na ako ha. Kita na lang tayo. Wika ng binata. Akmang aalis na ito. Nang bigla na naman siyang hilahin ni Angie. Alam mo nakakainis ka na ha. Kagabi ako pa'y nauna. Ngayon ako pa din ba yung gagawa? Napakunot ang noo ni G-Boy. Dahil hindi nito alam ang ibig sabihin ng dalaga. Akmang magsasalita sana nang bigla na naman siyang halikan. Uy, namumuro ka na ha? Para sa naman yun? Tanong ni G-Boy. Para masiguradong babalik ka ng buhay. Sige na nga, lumayas ka na. Tugo ng dalaga. Kagad nang umalis si G-Boy. Pagdating nito sa tahanan ni Manong Pandan, nakita niyang nakikipag-usap ang matanda sa isang lalaki. Habang papalapit,
naririnig ng binata ang kanilang pinag-uusapan. Humihingi ng tulong ang lalaki dahil namamaga ang buong katawan ng kanyang anak. Napatingin ito kay G-Boy. Kagad nagtanong ang binata. Bakit po, Manong? Hindi pa ba tayo aalis? Yan nga ang pinag-iisipan ko. Hindi natin pwedeng tanggihan nang hingi ng tulong ang taong ito. Hindi rin pwedeng ipagpaliban ang panggagamot natin sa bayan. Kaya hati ang isipan ko. Ah, Manong, pasensya na po ah. Ano po bang nangyari sa anak nyo? Tanong ni G-Boy sa panauhin. Ayon dito, hindi rin nila alam ang totoong dahilan ng pamamaga. Maging ang mga doktor sa bayan ay walang makitang sagot. Ganito na lang. Mauuna ako sa bayan ha. Puntahan mo ang anak ng lalaking to at sumunod ka sa akin doon pagkatapos. Wika ni Manong Pandan. Pumayag naman si G-Boy. Kagad nitong kinausap ang panauhin. Matapos mag-ayos ng mga kagamitan, lumakad na ang binata para asikasuhin ang pasyente. Hindi naman kalayuan ang tahanan nito mula sa kanila, kaya mabilis silang nakarating. Pagpasok ng binata, kagad nitong nakita ang kalagayan ng pasyente. Wala itong nakikitang pisikal na daylan ng pamamaga. Ngunit nang simulang tawasin ni G-Boy ang bata, kamunti ka nitong mabitawan ang kandilang ipinagapang sa katawan ng pasyente. Hindi alam ni G-Boy ang kaulugan nito. Sa pagkakataong iyon, wala si Manong Pandan upang gabayan siya. Panandali ang huminto ang binata sa ginagawa upang isipin ang dapat gawin. Naalala nito ang huling naging pasyente ni Manong Pandan. Dali-dali nitong kinuha ang libreta at binasa ang mga panutong isinulat ng matanda para sa ganung uri ng karamdaman. Ang sunod na ginawa ng binata, kumuha ito ng 2 pares ng dahon ng laurel at inilagay sa baga. Kasabay ng insenso, biglang umubo ng malakas ang bata. Laking gulat ng lahat. Bigla itong sumigaw, ngunit iba ang boses na lumalabas. May engkanto pong nasaktan ng anak nyo. Ito ang dahilan ng pamamaga ng katawan niya. Maaari niyo po bang sabihin sa akin kung saan nagpunta ang bata bago mangyari to? Tanong ni G-Boy. Ang muli ko natatandaan, naglalaro sa likod ng bahay ang anak ko eh. Doon malapit sa puno ng akasya. Tugon ng ama ng bata. Dali-daling tumayo si G-Boy at pinuntahan ang sinasabing lugar. Papalapit pa lang ito sa mismong puno. Ramdam na ng binata ang presensya ng elemento. Dali-dali itong bumalik sa loob ng bahay upang subukang hulihin ang nilalang. Naganda ng bote si G-Boy. Inilapag ito sa paana ng bata. Matapos ay nag-iipito ng dasal. Makailang ulit na inihip sa noo ng pasyente. Matapos ay dumilat ito na tila may kung sinong hinahanap. Nang mga sandaling iyon alam na ng binatang nagawa niyang kunin ang atensyon ng elemento. Dali-daling nag-usal ng panggapo si G-Boy. Ngunit dahil sa pagkataranta, maling orasyon ang naggamit nito. Salip na panggapos, direkta niyang nabato ng tigalpo ang nilalang. Dahilan para magwala ang pasyente at mapaangat ang katawan nito. Mabuti na lang at nagawang bawiin ng binata ang dasal. Maayos na naigapos ang nilalang na nasa loob ng katawan ng bata. Huminga ng malalim si G-Boy at sinimulan ang pagtatanong. Alam kong nandyan ka. Siguro naman, naramdaman mo kung gaano kalakas ang pag-ataking binitawan ko. Ayoko na ding ulitin pa yon, kaya hanggat maaari,
sagutin mo ng maayos sa mga itatanong ko. Nang sa ganon, maiwasan natin ang sakit. Wika ng binata. Biglang tumawa ng malakas ang pasyente at lumingon kay G-Boy. Hindi ko nakikita ang itsura mo, pero nababasa ko ang enerhiyang dumadaloy sa katawan mo. Natatakot ka sa akin. Napataas ng kilay ang binata dahil sa sinabi ng nilalang. Aba, loko to ah. Wika ni G-Boy, sabay diin ng daliri sa noo ng pasyente. Bigla silang nakarinig ng sigaw mula sa likod ng bahay na parang may kung anong naipit. Ngayon, sinong natatakot? Magpapatuloy ka pa din ba sa pagmamatigas mo? Walang problema sa akin. Kaya kong gawin to ng buong araw. Sa pagkakataong iyon, hindi nagsasalita ang nilalang. Patuloy lang ito sa pag-angil habang pilit kumakawala sa ginawang panggapos ni G-Boy. Hanga din ako sa inyong mga tao. Kayo na ang nakakasakit. Kayo pa ang matapang. Hindi nyo ba alam na kamunti ka nang mamatay ang anak ko nang maapakan siya ng batang to? Wika ng nakasanib. Napalingon si G-Boy sa mga magulang. Kanya-kanya ng dahilan ang mga ito. Kung ganon kaibigan, maaari bang magkaroon na lang tayo ng kasunduan? Patawarin mo ang batang to at titignan ko kung anong magagawa ko para sa anak nyo. Tanong ni G-Boy. Hindi na kailangan dahil may kakayahan kaming pagalingin ang sarili. Ang layunin ko lang, turuan ang leksyon ng mga magulang ng batang to na hindi dapat pinapabayaan ang kanilang anak. Mas inuuna niyo ang pagsusugal at pakikipaghuntahan sa kapitbahay kaysa tignan at alagaan ang inyong mga anak. Anong klaseng magulang kayo? Wika ng nakasanib. Tumayo ang ama ng bata at akmang hahatawin niya sana ito. Kagad siyang pinigilan ni G-Boy. Wala ring magagawa ang pananakit mo dahil katawan ng bata ang makakaramdam nun. At saka, bakit nasasaktan ka? Tama ba yung sinabi ng nakasanib? Kung totoo ang sinabi niya, pasensya na po ah. Pero mukhang kayo yung kailangan matuto ng leksyon eh. Hindi ko gagalawin ang batang to at wala akong gagawin upang gumaling siya. Nasa inyo nakasalalay ang kaligtasan ng bata. Kung nauunawaan niyo ang sinabi ng engkanto, alam niyo kung anong dapat gawin. Wika ng binata. Matapos ay kagad na itong nagpaalam sa nilalang na sumapi sa katawan ng bata, tinanggal ang ginawang panggapos. Maraming nagbulong-bulungan kung bakit hindi tinuluyan ng binata ang engkanto. Iisa lang ang sagot nito sa kanila. Wala ako sa lugar para pumatay ng engkanto. Lalo pa kung mabuti ang hangarin nito. Isipin niyo ang dapat niyong isipin, pero alam kong tama ang naging pasya ko. Wika ni G-Boy. Pagkagaling sa lugar na yun, kagad nang tumuloy ng bayan si G-Boy. Pagkarating ay naabutan si Manong Pandan na naghahanda para sa susunod na pasyente. O kumusta naman ang panggagamot mo? Natapos mo ba ng maayos? Tanong ni Manong Pandan. Ay nako, yun nga po Manong eh. Ibang klase din kasi yung mga magulang ng bata. Sipin niyo po, pinabayaan yung anak. Yung tatay palagi nasa sugalan. Yung nanay, nasa kapitbahay naman nakikipaghuntahan. Tugon ng binata. Natawa si Manong Pandan sa naging reaksyon ni G-Boy. May mga ganun talagang pagkakataon, G-Boy, na kailangang hayaan mong matutunan ng mga tao ang aral na dulot ng nangyari sa kanila. O siya, maganda ka na. Alam kong pagod ka. Kaya habang nagpapahinga,
Ikaw na ang mag-abot ng kung anong kakailanganin ko. Muling wika ni Manong Pandan. Sa kalagitnaan ng gamutan, biglang nagkagulo. Isang grupo ng mga tao ang nagpupumilit pumasok. May buhat-buhat ang mga itong malaking kahon. Dinig ni G-Boy ang tila nagwawalang nilalang sa loob nun. Kaya tumayo ito upang makita kung ano ang laman ng kahon. Mawalang galang na po. Ano po yung laman ng dala niyong kahon? Tanong ng binata. Bago ko sagutin ang tanong mo, nandito ba si Pandan? Tanong ni Mang Tobias. Opo. Nandun po sa loob ng tolda. Ano po ba ang nangyari? Ako si Tobias. Maggagamot mula sa kabilang baryo. Ang wari ko, sinapian ng demonyo ang babaeng yan. Pinatay niya ang alagang baboy ng kanyang ama at kinain ang atay nito. Sinubukan din niyang patayin ang isang kalabaw. Kaso nga lang nahuli siya ng mga tao. Ikinulong dito at dinala sa akin. Kaso lang hindi ko kinaya. Narinig kong nandito si Pandan, kaya nagbabakasakali ako. Tugon ng lalaki. Nagpakilala itong Mang Tobias. Kagad itong pinapasok ni G-Boy at tinawag si Manong Pandan. Anong nangyari dyan? Bakit nyo kinulong sa kahon yung babaeng yan? Tanong ni Manong Pandan. Kagad pinaliwanag ni G-Boy ang nangyari. Laking gulat ng binata nang sabihin ni Manong Pandan na buksan ang kahon. Ano po? Manong, baka marami pong masaktan ha? Napaka-bayolente ng babaeng to kaya nila ikinulong. Tugon ni G-Boy. Sundin mo na lang ang sinabi ko. Buksan niyo ang kahon. Ako na ang bahala. Muling wika ni Manong Pandan. Kagad namang kinalas ni G-Boy ang lubid na nagsisilbing selyo ng kahon. Dali-dali itong binuksan. Taliwa sa akala ng mga tao. Mahinahong lumabas ang babae habang nakatitig kay Manong Pandan. Inabot pa ng matanda ang kamay nito upang alalayan. Masyadong mabangis ang nilalang na nakasapi sa babaeng yan. Hindi ko kinaya. Wika ni Mang Tobias. Teka, bakit hindi naman ganon ang nakikita ko? G-Boy, paupuin mo ang babaeng ito dyan sa sulok. Antayin mo akong makabalik. Wika ng matanda. Dali-dali itong kumuha ng mga kagamitan sa loob ng tahanan. Paglabas nito ay sinimulan na ang panggagamot. Tobias, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong ginawa mo sa babaeng to? Tanong ni Manong Pandan. Hindi naman makasagot si Tobias. Dahil lang totoo, wala naman itong ginawa sa takot na baka masaktan siya ng pasyente. Kwan kasi, sinubukan kong palayasin ang nakasanib sa katawan ng pasyente. Pero hindi ko kinaya, Manong Pandan. Tugon ni Tobias. Ganun ba? Sige, ako nang bahala dito. G-Boy, alalayan mo ang pasyente at doon ko siya gagamutin sa loob. Makasama, pasensya na kayo ha kung kailangan kong unahin ng isang ito. Pero huwag kayo mag-alala. Hindi matatapos ang araw, matutugon ko ang lahat ng sadya nyo. Wika ni Manong Pandan. Akmang papasok na sana ng tahanan si Tobias nang bigla itong pigilan ng matanda. Diyan ka lang, Tobias. Hindi ko na kailangan pa ng isang magusyoso. Isa pa, sapat na ang estudyante ko para umalalay. Pero pasyente ko ang isang yan. Malaki ang ibabayad ng pamilya kapag napagaling ko. Kaya hayaan mo kung tumulong, Manong. Pero hindi mo siya napagaling, hindi ba?
Wala kang ang nagawa eh, kaya dyan ka lang. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko hahabulin ang perang ibinayad ng pamilya ng pasyente mo. Kung gusto mo, singilin mo na sila ngayon. Pag-uusap ng dalawa. Nainsulto ng husto si Tobias sa sinabi ni Manong Pandan. Kaya nanatili ito sa lugar upang panoorin ang gagawin ng matanda. Nang sa ganon makahanap ng butas upang siraan ito. Samantala sa loob naman ng tahanan, nagagawa pang kausapin ni Manong Pandan ang pasyente. Sumasagot pa ito sa mga ibinibigay niyang tanong. Bagay na pinagtataka ni G-Boy. Dahil kani-kanina lang, halos sirain ito ang pinagkukulungan sa kanya. Manong, ano po bang nangyari sa babae? Bakit parang biglang umamo? Nagkamali ng hula si Tobias. Hindi demonyo o engkanto ang nasa katawan ng babaeng ito, kundi sumpa ng Yanggao. Ngayon manood ka, dahil alam kong bago ito para sa'yo. Tugon ng matanda. Ibinigay nito kay G-Boy ang isang libreta. Kakaiba ito kaysa sa mga nauna, dahil puro nakakatakot na nilalang ang nakaguwit. Hanggang madako ang mga mata ng binata sa bahagi ng libreta na nagpapaliwanag ng tungkol sa sumpa ng Yanggao. Ganito pala ang paraan ng pangahawa ng isang aswang, ha? G-Boy, pwede ba mamaya na yan? Halika dito! Kailangan ko ng tulong mo! Dali-daling lumapit ang binata at inabot ang mga gamit kay Manong Pandan. Pinahiga ng matanda ang babae. Nagsimulang mag-usal na madasal. Kumuha ito ng isang bote ng langis. Kulay itim. Pagkabukas ni Manong Pandan, biglang kumalat sa hangin ang napakabangong sangyo. Nang maamoy ito ng babae, biglang nag-iba ang reaksyon ng mukha nito. Nanlilisik ang mga mata at umaangil habang nakatitig kay Manong Pandan. Aba, mukhang malalim na ang kapit ng sumpa sa kanya. G-Boy, obserbahan mong mabuti ang mga nangyayari. Sa ganitong kaso, dalawang bagay ang pwedeng maganap. Una, pwede nating matanggal ang Yanggao, ngunit mapaparalisa ang katawan ng pasyente. Ikalawa, pareho nating mapapatay ang nilalag at ang kinakapitan niyang katawan. Bagyang nakaramdam ng takot si G-Boy, lalo pat alam niya na maaaring mamatay ang kanilang pasyente. Sa ganitong pagkakataon, Manong, ano po bang pwede nating gawin? Tanong ni G-Boy. Dito pumapasok ang pagbubuwis ng buhay ng isang manggagamot. Ano po? Ano pong ibig niyong sabihin? Maaari kayo mamatay kung sakaling pilitin niyong tanggalin ang sumpa sa kanya? Tama ka. Ito ang pangatlong pagpipilian. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang gagawin mo? Tanong ni Manong Pandan. Depende po sa sitwasyon, Manong. Kung karapat dapat bang pagbuwisan ng buhay ang pasyente. Tugon ni G-Boy. Habang si Manong Pandan naman, tuloy lang sa ginagawa. Walang kaalam-alam si G-Boy na inaaliw lang siya ng maestro. Tama. Pero ang tanong ko sa iyo, handa ka bang magbuwis ng buhay para sa iyong pasyente? Muling tanong ng matanda. Matapos ay biglang naduwal ang pasyente. Dali-daling kumuha ng planggana si G-Boy. Lumabas mula sa bibig ng pasyente ang malapot na likido habang patuloy na namimilipit sa sakit. Ilang sandali pa ay napasigaw ang babae habang si Manong Pandan naman patuloy lang sa pag-uusal ng dasal. Nung una ay hinahayaan lang ito ni G-Boy, ngunit nang lumaon ay napansin ito
napapaluhod na ang maestro. Akmang aalalayan niya sana ito, ngunit sumenyas ang matanda na huwag siyang lalapitan. Gamunggo na ang pawis ni G-Boy ng mga sandaling iyon, ngunit wala siyang magawa dahil hindi nito alam kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa ay inalabas ng pasyente ang isang maliit na sisiw. Kumpleto na ang balahibo nito at tila handa pang lumipad. Napatingin si Manong Pandan sa binata. Nanlaki ang mga mata nito dahil may dugong lumabas sa bunganga ng maestro. Manong, ano pong nangyayari? Ano pong magagawa ko? Tanong ng binata. Wala, J-Boy. Wala kang dapat gawin. Ito ang desisyon ko. At alam kong tama ang ginawa ko. Tugon ng maestro. Matapos magsalita, biglang natupok ang ibon. Kasunod nito ang biglang pagbagsak ng katawan ni Manong Pandan. Nawalan din ng malay ang pasyente. At sa pagkakataong iyon, hindi na alam ni G-Boy ang gagawin. Nataranta na ito kung ano ang uunahin. Dahil parehong nalalagay sa panganib ang buhay ng maestro at ng pasyente nito. Napapikit ang binata. Naalala ang mga tanong sa kanya ni Manong Pandan. Bagaman hindi sigurado sa gagawin, inilapat nito ang kamay sa dalawang tao. Ipinikit ang mga mata. Nag-usal ng dasal ng pangbawi. Ilang sandali pa ay unti-unting nagkakamalay ang pasyente. Ramdam ni G-Boy ang panghina ng katawan. Pilit itong lumalaban para mabawi ang maestro. Hanggang sa biglang hinawakan ni Manong Pandan ng kanyang braso at marahan itong tumayo. Napangiti ang binata. Sa pag-aakalang nasa maayos na ang kalagayan ng pasyente at ng maestro, inalalayan ni G-Boy ang matanda. Pinaupo ito sa isang sulok. Magpahinga po muna kayo, Manong. Ako na po ang tatapos sa gawain nyo. Wika ng binata. Ngunit tumayo si Manong Pandan na tila walang nangyari. Hindi, G-Boy. Ako ang tatapos nito. At kung inaakala mong tapos na tayo, mali ka. Dahil unang hakbang pa lang ang pagpapalabas ng ibon na yan sa katawan ng pasyente, naiwan pa ang mga ugat ng sumpa na siyang pinakamahirap tanggalin. Tugon ni Manong Pandan. Muli nitong ibinaling ang atensyon sa pasyente. Kinapa ang tiyan na tila may kung anong hinahanap. Kagaya ng una, masuri pa rin nagmasid si G-Boy. Hindi nila namalayang ilang oras na pala nilang ginagamot ang pasyente. Nagsipag-uwian na din ang ilan sa mga nakapila. Ang mabuti pa, sabihan mo na ang natitirang mga pasyente na umuwi na muna. Medyo matatagalan tayo sa isang to. Maaaring manganib ang buhay nila. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, G-Boy. Maaaring sumalakay ang aswang na nagbigay ng sumpa sa babae nito. Delikado din tayo sa maliit nating tolda, kaya kailangan mong maging alerto. Wika ni Manong Pandan. Kaagad namang sumunod ang binata. Habang isinasagawa ng matanda ang panggagamot, nagbantay naman sa paligid si G-Boy. Dalawa na lang silang tao sa lugar. Pareho pang pagod sa buong araw ng gamutan. Alam ng binata na ito ang pinakadelikadong sitwasyon para sa kanilang dalawa. Dahil sa oras na sumalakay ang aswang na nangyanggaw sa pasyente, paniguradong wala silang kalaban-laban. Ilang sandali pa ay tumayo na si Manong Pandan. Akmang lalabas na sana ito ng tolda, nang bigla namang nakarinig ng malakas na pagaspas ng mga pakpak. Hindi nito itinuloy ang pagakbang. Nilingon si G-Boy
na noon ay napapapikit na dahil sa sobrang pagod. G-Boy, gumising ka. Bantayan mo sandali ang pasyente. May kukunin lang ako sa labas ng tolda. Wika ng matanda. Lingid sa kalaman ni G-Boy ay dumating na ang kanilang inaantay. Habang nakaupo, napansin ng binatang biglang tumahimik ang paligid. Maging ang mga kulisap na kani-kanina lang ay napakaingay. Dahil dito nagpa siya ang binatang sundan si Manong Pandan. Pagdating sa labas, nakita nito ang matandang nakatayo. Nakatingala, hindi kumikilos. Bagyang nakataas ang mga kamay. Dahan-dahang lumapit ang binata. Nang akmang hahawakan na sana ito ng binata, biglang may kumaluskos sa mga sanga na malapit sa puno. Mula dito, nahulog ang isang malaking nilalang. Dahan-dahang tumayo at naaninag ni G-Boy ang pigura ng isang tao. Humahangos ito na parang sinasakal. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil bigla itong tumakbo papunta sa kanilang kinakatayuan. Manong, mukhang susugod na yan. Umalis na tayo dito. Wika ng binata. Hindi nagsalita si Manong Pandan. Salip ay tinulak nito ang binata papunta sa tabi. Ikinumpas ang mga kamay sabay sigaw. Tila inihipa ng malakas na hangin ang nilalang. Bumalik ito sa kanyang pinanggalingan at tumama sa puno. Sinubukan itong tumayo. Ngunit sa tuwing inaangat ang ulo, muli lang itong nasusubsob sa lupa. Tinignang mabuti ni G-Boy si Manong Pandan. Nakapikit ito habang patuloy na nag-uusal ng mga dasal. Samantalang ang aswang naman, pilit na kumakawala sa ibinatong tigalpo ng matanda. Ilang sandali pa ay napatingala ang nilalang. Hinawakan ito sa leeg. Sinusubukang sumigaw ngunit walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Walang ano-ano. Biglang nabali ang magkabilang kamay nito. Kasunod ang mga binte. At ang pinakahuli, pumilipit papunta sa likuran ang ulo ng aswang. Masyado kang nagpakampante sa pag-arte ko, Tobias. Alam ko simula pa lang, pakana mo na ang lahat ng ito. Ikaw ang nangyanggaw sa babaeng yon. Dinala mo siya dito para gamitin kasangkapan sa pagigante. Wika ni Manong Pandan. Sa kabila ng pinsalang nangyari sa katawan, hindi pa rin ito nalalagutan ng hininga. Walang yakang matanda ka. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Talagang naglakas loob ka pang dumayo sa lugar na ito. Wika ni Tobias. Biglang lumagatok ang ulo nito. Napalingon si Manong Pandan kay G-Boy na noon ay may hawak na bato. Ikaw ang walang hiya. Paniwalang paniwala ako sa sinabi mo kanina. Kung nalaman ko lang, ako mismo yung papatay sa'yo eh. Wika ni G-Boy. Pwede ba? Kapag nag-uusap ang matatanda, huwag sasabat ang mga bata. Umayos ka, G-Boy. Baka sabihin ni Tobias, hindi kita tinuruan ng kabastusan magandang asal. Tugon ni Manong Pandan na tila kinukutsa pa si Tobias. Dapat noon pa kita pinatay. Nung mga panahong may pagkakataon pa ako, pinagsisisihan kong umabot ka pa sa antas na ito. Dahil kung alam ko lang na magiging tinig ka sa lalamunan ko, dapat hindi na kita binuhay pa. Muling wika ni Tobias. Yan ang malaki mong pagkakamali, Tobias. Dahil sinabi ko sa iyo noon pa man, sa oras na pumanig ka sa mga kalaban,
ituturing na din kitang isa sa kanila. Kahit ikaw pa ang nagpakain at bumuhay sa akin. Ngayong alam ko na ang totoo mong intensyon. Sa tingin mo, bubuhayin pa ba kita? Nang mga sandaling iyon, ibang manong pandan ang nakikita ni Jiboy. Taliwas ito sa may nahon, palaging nakangiting matanda na nagligtas sa kanyang buhay. Huwag kang mag-alala, pandan. Inanda ko na ang sarili ko sa ganitong pangyayari. Alam kong mamamatay ako sa oras na muli tayo magkaharap. At sa kasalukuyan kong kondisyon, hindi na ako tututol pa sa gustong mangyari ng tadhana. Nang marinig ang mga sinabi ni Tobias, ikinuyom ni Manong Pandan ang kanyang kamao, dahilan para tuluyang mapisa ang ulo ng aswang. Matapos ay naglakad ito pabalik ng tolda. Kagad namang sumunod ang binata at pagpasok nito. Pasipol-sipol pang nag-aayos ng gamit ang matanda. Manong, ayos lang po ba kayo? Hindi ko lubos akalain na sasalakayin tayo ng isang aswang. Wala po kong ideya na si Tobias pala yun. Wika ng binata habang tinutulungang magligpit ang maestro. Yan ang palagi mong tatandaan sa tuwing manggagamot ka ng yanggaw. Asahan mong nakasunod sa pasyente mo ang aswang na naglagay ng sumpa. Kaya kailangang handa ka sa mga mangyayari kung sakali. Tugon ni Manong Pandan. Manong, kung hindi naman po kalabisan, pwede niyo po bang ipaliwanag sa akin yung sinabi ni Tobias? Gusto ko lang pong maunawaan. Tanong ni Jiboy. Kagad naman siyang pinaupo ni Manong Pandan sa tabi. Si Tobias ang nagligtas sa buhay ko. Magkasama kaming nakipaglaban sa mga Hapon noong unang panahon. Kabilang kami sa hukbo na kung tawagin ay hukbalahap. Kwento ng matanda at dagdag pa nito. Kamunti ka na siyang mapatay ng mga Hapon. Nang mga sandaling iyon, ngunit bumulusok mula sa kakahuyan ang isang malaking nilalang. Isa-isang pinagpapapatay ang mga kalaban. Dito palang napagtanto ng matanda na may mga kasama silang hindi tao. Ayon kay Manong Pandan, makailang ulit ding iniligtas ng taong yon ang buhay niya, dahilan para maging malapit silang magkaibigan. Ganun paman, matapos ang gera laban sa Hapon, pinili ni Manong Pandan na bumaba ng kabundukan. Namuhay bilang isang organikong manggagamot gamit ang mga natutunan sa kaibigang aswang. Ngunit bago ito tuluyang umalis, nag-usap ang dalawa. Nagkaroon ng kasunduan. Tandaan mo, Pandan, dahil pinili mo maging isang manggagamot, hindi maiwasang magkabangga tayo. Kaya ipapayo ko sa iyo, huwag kang magdadalawang isip na patayin ako. Itanim mo din sa isipan mo na kapag naging tinik ka sa lalamunan ko, ako mismo ang papatay sa iyo. Ito ang mga huling salitang sinabi ni Tobias bago sila magkahiwalay. Sa loob ng mahabang panahon, ni sa inagap hindi inasa ni Manong Pandan na muli silang magtatagpo ng landas. Matalik kong kaibigan si Tobias. Siya din ang nagturo ng lahat ng nalalaman ko sa panggagamot. Masakit sa akin ang kaganapang ito. Ngunit nangako ako sa kanya na hindi ko yung pwedeng baliin. Isa sa mga pinagsisiyan ng matanda ang pagpayag niya sa gustong mangyari ng kaibigan. Ngunit sa uri ng pamumuhay na meron si Tobias, isang karangalan para sa kanya ang mamatay. Kung tutusin, Manong,
Parang ginawan mo pa nga siya ng pabor eh. Sa ngayon, sa inabahaba ng panahon, nakalaya na siya sa sumpa ng pagiging aswang. Napangiti na lang si Manong Pandan. Nilihis ang usapan. Akalain mo, idadailan pa niya ang pera. E ano akala niya sa akin? Maloloko. O siya, mag-uumaga na. Magpahinga ka. Marami pa tayong gagawin pag sikat ang araw. Wika ni Manong Pandan. Hindi na nagawang matulog ng binata dahil sa mga nangyari. Ngunit ganun pa man, masaya ito dahil mali ang inakala niya sa guro. Matapos ang gamutan sa lugar na yun, kagad na silang bumalik sa kanilang baryo. Unang pinunta ng binata si Angie upang maikwento ang mga kaganapan gaya ng pinangako nito sa dalaga. Gi, alam mo ba natatakot ako kay Manong Pandan? Nakipagsagupaan yun sa aswang eh. Doon ko lang nakita yun nakakatakot niyang pagkatao. Wika ni J-Boy. Eh bakit naman? Ano bang ginawa ni Manong Pandan? Kung titignan mo siya, parang napakaamo ng mukha nun eh. Tugon ng dalaga. Basta, mahirap ipaliwanag eh. At ayoko nang maulit yun. Nanindig yung balahibo ko sa tuwing maaalala ko yung mukha ni Manong Pandan eh. Alam mo yun, parang ibang tao yung karap ko ng mga oras na yun. Muling wika ni Chiboy. Alam kong nararamdaman mo, Chiboy. Pero lahat naman tayo may tinatagong pag-uugali eh. Kung minsan, kailangan natin tong ilabas para kahit papano, makilala tayo ng ibang tao. O siya, tama na nga yung usapan na yan, ang mabuti pa. Samahan mo na lang ako sa sayawan mamayang gabi. Eh may pista kasi sa kabilang bayan eh. Gusto ko sanang pumunta sa mga kaibigan ko. Kaso ayaw akong payagan nila inay. Napatingin ito kay J-Boy, na noon ay nakatulala pa din sa malayo. Kaya siniko niya ito. Ano yun? Ano nga pala uli yung sinabi mo? Sayawan, gusto mo bang sumama? Sige. Magpapaalam lang ako kay Manong Pandan. Baka kasi mag-alala yun eh. Matapos mag-usap ay kagad nang umuwi ang binata para magpaalam. Pinayagan naman ito ni Manong Pandan. Pagsapit ng hapon, sinundo ito ng dalaga kasama ang kaibigang si Rowena. Matatanda ang isa din ito sa mga naging pasyente ni J-Boy. Magkakilala na ang dalawa. Mabuti na papayag mo tong si J-Boy. Akala ko dalawa lang tayong aalis eh. Buti na yung may kasama tayong matapang no at maaasahan. Wika ni Rowena. Matapang, maaasahan, torpe naman. Pabulong na wika ni Angie. Natawa si Rowena sa sinabi nito. Ano daw? Ano yun Angie? May sinasabi ka ba? Tanong ni J-Boy. Wala naman. Tumingin ka sa dadaanan mo. Mamaya madapa ka eh. Tugon ng dalaga. Malapit na ang mga ito sa sayawan. Napansing napakaraming tao sa lugar. Ito ang unang beses na sasama si J-Boy sa ganung okasyon, kaya medyo nahihiya ito. Dito lang ako sa tabi, Angie. Kayo na lang ni Rowena ang sumayaw. Wika ng binata. Hindi na din ito pinilit ng dalawa. Habang nagsasayaw, nilapitan sila ng tatlong kalalakian. Nung una, hinayaan lang ito ng dalawang dalaga. Pero napansin ng mga ito na tila hindi maganda ang balak ng mga kalalakian. Kaya nagpa siya silang maupo sa tabi ni J-Boy. Loko yung mga yun ah.
umanda sila. Magsusumbong ako kay tatay. Wika ni Rowena. Pasensya na. Hindi ko kasi nakita yung ginawa nila eh. Ano bang nangyari, Rowena? Tanong ni G-Boy. Hinipuan ng isa sa mga lalaki si Rowena eh. Pati nga ako eh. Ayun oh. Sinundan pa talaga tayo. Tugon ni Angie. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Mukhang marami ng lasing dito eh. Wika ni G-Boy. Umiiwas ito sa gulo. Dahil bukod sa dayo sila sa lugar, kabilin-bilina ni Manong Pandan na huwag itong makikipagbasag ulo. Uy, saan kayo pupunta? Nagkakasayahan pa nga dito. Huwag kayong mag-alala. Ihatid namin kayo po eh. Wika ng isa sa mga lalaki. Hindi na kaya na naming umuwi. Kayo na lang yung magsayaw. Tugon ng dalaga. Alam mo bang wala pang tumatanggi sa kaibigan kong si Evan? Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako manlalaban pa. Wika ng isa pang lalaki. Dito na sumagot si G-Boy. Kaibigan, hayaan mo na sila. Ayaw sumama sa inyo eh. Biglang nagtawanan ang mga ito. Kwenelyohan siya ng lalaki na nagngangalang Evan. Sino ka naman para makisali sa usapan namin ha? Baka gusto mong langgamin dyan sa tabi ng daan. Hindi mo ba ako kilala? Napataas ang kilay ni G-Boy dahil sa kayabangang ipinapakita ni Evan. Kilala kita. Evan yung pangalan mo, di ba? Oh, tama ka. Bakit? G-Boy naman ang pangalan ko. O yan, magkakilala na tayo ha. Pwede ba akong bitawan? Yung damit ko nagugusot eh. Dito na napikon si Evan. Inundayan niya ng suntok ang binata. Ngunit imbis na umilag, sinalo niya ang suntok ng binata. Aba, talagang gusto nitong masaktan, ano? Siguro nga dayo ka dito. Hindi mo kasi ako kilala eh. O pwes, magpapakilala ako. Wika ni Evan sabay dampot ng bote. Akmang ihahampas na ito sa ulo ni G-Boy. Nang biglang manigas ang katawan ng binata. Hindi ito makakilos at unti-unting nangingisay. O tama ka. Dayo nga lang ako dito. Pero hindi ibig sabihin nun, magpapaapi kami sa inyo. Tara na Angie! Rowena! Tugo ni G-Boy. Habang naglalakad, biglang may lumipad na bote. Direkta itong tumama sa paana ni Angie. Nabasag ito. Nagtalsikan ang mga bubog. Dahilan para masugatan sa binti ang dalaga. Dito na nanggigil si G-Boy. Ngunit pilit nitong pinipigilan ang galit. Pinunit ng binata ang laylayan ng kanyang damit. Itinali sa sugat ng dalaga. Kaya mo bang maglakad? Kung hindi, papasanin kita. At saka... Hindi na ituloy ni G-Boy ang sasabihin. Biglang may humampas mula sa likod. Napasubsob sa lupa ang binata. Ngunit nang makatayo ito, kagad niyang niyakap sina Angie para protektahan ang mga ito. Dahan-dahang napaluhod ang tatlo. Nang makabawi ay tumayo si G-Boy. Nilingon ang mga kalalakian. Hindi ko na sana kayo papatulan. Pero talagang sinasagad niyo yung pasensya ko. Wika ng binata. Naglakad si G-Boy papunta sa mga kalaban. Isa-isang pinagsusuntok ang mga ito. Ang ipinagtataka ng lahat ng mga nanonood,
hindi man lang nagawang kumilos ng mga kalalakian. Humanda ka, dahil malalaman to ng tatay ko. At sa oras na magkita tayo uli, hindi ka na makakaligtas pa. Tandaan mo yan! Wika ni Evan habang tumatakbo palayo. Hindi mo na lang sana sila pinatulan, G-Boy. Anak ng konselang Evan na yun eh. Hindi yung titigil hanggat hindi nakakaganti. Wika ni Angie. Pasensya na, Angie. Ayoko napapahama kayo eh. Alam na mga magulang mo na ako ang kasama nyo. Kaya siguradong ako ang mananagot ko sakaling mapano kayo. Wika ng binata. Nagpa siya ang mga itong umuwi. Kinabukasan hindi magawang ikilos ni G-Boy ang kanyang kamay dahil sa tama na natamo kagabi. Napansin naman ito ni Manong Pandan. Aba, mukhang napasobra yata ang pagsayaw mo kagabi ah. Ilan sila? Tanong ng matanda. Alam ni G-Boy na hindi siya makakapagsinungaling kay Manong Pandan. Kaya naman sinabi niya ang katotohanan. Tatlo po, Manong. Wala po eh. Hindi ko pwedeng hayaang masaktan sina Angie. Kaya imbis na iwasan sila, pinatikim ko na lang. Ayun po, nagtakbuhan. Napailing si Manong Pandan sa sagot nito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, G-Boy? Kung sa tingin mong karapat dapat ipaglaban ng isang tao, ipaglaban mo. Sa tingin mo ba, tama ang ginawa mo? Tanong ni Manong Pandan. Oo naman po. Kung ganun, wala kang dapat ihingi ng tawad sa kahit kanino man. Panindigan mong tama ang ginawa mo. O siya, dumapa ka sa higaan. Ako ang bahala dyan sa palikat mo. Tugon ni Manong Pandan. Napangiti naman ang binata dahil naalala nito ang unang pagkikita nila ng matanda. Simula nang kinupkup siya nito, itinuring ng matandang totoong anak si G-Boy. Manong, wala po ba tayong pasyente ngayong araw? Wala, pero kailangan nating magpunta sa gubat. Paubos na ang mga sangkap natin. Kaya kumain ka na doon. Pagkatapos eh, lalakad na tayo. Tugon ng matanda. Pagsapit ng hapon, pagkatapos manguha ng mga sangkap, inutusan ng matanda si G-Boy na kunin ang mga nyog na gagawin nilang lana sa ilaya. Dinala nito ang kalabaw at ang karosang pagkakargahan dahil dalawang malalaking sako ng nyog ang kailangan niyang dalhin pa uwi. Habang naglalakad papunta sa ilaya, napansin nito ang dalawang lalaking nakasunod sa kanya. Hindi ito gaanong nakilala ni G-Boy dahil nakasuot ng sombrero ang isa. At yung isa naman, may takip ng bandana ang muka. Nagpatuloy sa paglalakbay ang binata hanggang sa maabutan siya ng mga ito. Sandali lang! Ikaw ba yung G-Boy? Nanlaki ang mga mata ni G-Boy nang mapagtantong si Tomas ang isa sa mga kalalakian. Tomas, anong ginagawa mo dito? Bagyang nataranta ang binata dahil nanumbalik dito ang mga nangyari bago siya matagpuan ni Manong Pandan. Walang yaka ka? Buhay ka pa pala? Sa pagkakalam ko, hindi ka na huminga nung iwang kita. Muling wika ni Tomas habang naglalabas ng patalim. Pre, ano ba? May iba tayong pakay dito. Huwag mo nang sayangin yung oras mo sa isang yan. Tumahimik ka. Siya ang taong sinasabi ni Evan. Tignan mo nga naman. Mukhang mapapadali yung trabaho natin ah. Mantakin mo. Karne na ang lumapit sa buhaya. Pag-uusap ng dalawa.
Nang mga sandaling iyon, hindi alam ni G-Boy ang gagawin. Tila nanumbalik sa kanya ang dating pagkatao. Dali-dali nitong itinulak si Tomas. Mabilis na tumakbo palayo sa dalawang kalalakian. Akmang hahabulin pa sana ito ng kasama ni Tomas. Ngunit hinayaan na lang muna niya itong makalayo. Hayaan mo na. May araw din sa atin yan. Sa ngayon, bumalik na muna tayo kay Konsyal at sabihin hindi natin mahanap ang pinapahanap niya. Wika ni Tomas. Samantala pagkarating sa tahanan, laking pagtataka ni Manong Pandan dahil napakabilis itong bumalik. Hindi kasama ang kanilang alagang kalabaw. Anong nangyari sa'yo? Parang nakakita ka ng kapre sa daan. Tanong ng matanda. Yung taong kamuntikang pumatay sa akin, nakasalubong ko po Manong Pandan eh. Hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng takot sa kanya. Ipinangako ko sa sarili ko na hahanapin ko yung taong yun at pagbabayarin. Pero nabahag po yung buntot ko eh.